Ito, ganda. Ganda ng kulay, yung dilaw na dilaw. Yung katabi niya, kalatea naman yun. Tapos, ito maganda guys, oh, lindanyay. Tignan nyo, walang ka-issue-issue yung mga dahon niya, oh. Walaan nyo kung saan kami pupunta. Isa sa mga malalaking suppliers ng mga halaman na yung iba sa Silang, yung iba sa Pampanga. Ang alam ko, pati abroad yata, nag-export na rin yata sila eh. Ang pupuntahan natin guys, agrikultura. Kasama natin si Christy at saka si Camille. Kita ka? Ayan. So ayan guys, samahan nyo kami. Tignan natin kung papayagan tayo mag-video doon. Kung hindi, pakikita ko na lang sa inyo kung ano yung mga halaman na nabili namin. Sama kayo! Guys, since hindi namin alam yung pagpunta ng agrikultura, dumaan muna kami kila Early. Dahil yung may-ari ng agrikultura, kaibigan ni Early at saka ni Boy. So ayun, doon muna kami nag-lunch kila Early. Tapos sabay-sabay na kami nagpunta doon sa agrikultura. Convoy na lang kami. Guys, excited na ako. Andito na tayo sa agrikultura. Ito yung pinaka-showroom nila. Pasok tayo. So, ito itong mga nasa harap natin. Puro mga Renaissance to. Tapos, ang daming mga trays. Siguro, mga... Ano ba nakalagay sa mga trays na to? Pero ito, ayan, nasa harap natin. Renaissance na... Antorium ang Renaissance, guys. Pag yung ganyang mga naka-plastic na mga nabenta na yan... Ang bili pala ng Renaissance, ano? Kasi ang ganda naman. Kasi yung ganyan ko, doon sa, ano, sa nasa Indang, ang laki na rin. Tsaka hindi masyado mahirap palagaan. Ito, mga Renaissance pa rin to. Ayun. Tapos yung nasa likod niya, Monstera, Adansoniae. Ayan. So, mukhang may buyers na rin yan. Ayan. Dalawang tray. Dami, no? Excited na ako makita yung iba. Asan pa? Ito, mga Renaissance pa rin to, guys. Ayan. Nga pala, sila Christy, si Camille, si Early, si Ina, si Boy. Nauna na, kasi inayos ko pa yung camera ko dun sa kotse. Kaya medyo na-late ako ng pasok dito. So, ayan. Ito naman, si Loom Gold, guys. Ito, ganda. Ganda ng kulay, yung dilaw na dilaw. Yung katabi niya, kalatea naman yun. Yan. Ganda. Tapos, ito maganda guys. Oh, lindanyay. Tignan nyo, walang ka-issue-issue yung mga dahon niya. Oh. Tapos, ito rin. Oh, yung black velvet. Ganda. Parang gagamba yung mga white veins. Ay, mabili rin pala sa kanila ang black velvet. Ano? Ayan, dami. Guys, ito, Monstera Deliciosa. Medyo maliit pa yung dahon niya, pero healthy siya. Ayan. May mga fenestration na rin. Tapos, ito, Bambino. Ayan. Tapos, ito, yung... Ano nga ba tawag dyan? Yung kalahi ng cobra. Iba-ibang klase siya guys eh. O ito, tingnan nyo, magkakaiba.
Ayan, halo-halo na yan. Yung nabili ko ni Camille, ni Ina, ni Early, saka ni Christy. Ayan, yung kay Christy tsaka sa akin, pinagsama na since hindi naman ganun kadami. Si Early, ang daming nabili. Ito, sa amin to. Tapos, ito, si Early ang namili nito. Dami. Mahaba yan, guys. Hanggang doon sa dulo. Ayan, ayan, no? Tignan nyo, guys, ang dami. Yung karamihan dyan kay Early. Addict talaga sa halaman. So, ito yung pinaka-showroom yan, guys. Ayan, oh. Dami ring tao. Ayan. Mamaya nga pala, picture na lang siguro nung greenhouse ang pakita ko sa inyo. Na, kasi meron naman silang Facebook page na ganun din naman yung itsura nung mga pictures na pinakita nila. So, hindi nalalayo doon yung pakikita ko sa inyo mga pictures. Bawal kasi na mag-video doon sa loob ng greenhouse. Kaya pictures na lang pakita ko sa inyo. Good morning, everyone! Pakita ko sa inyo yung ating mga biniling halaman kahapon sa agrikultura. Ginabi na kami, sobra kasing traffic sa Batangas. Sayang nga kasi hindi pwedeng mag-video, hindi natin pwede i-vlog yung greenhouse nila. Pero yung mga display naman nila dun sa kanilang showroom, yun naman pwede na maipakita. Kaya yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Saan tayo mag-start? Eto guys, sa Loom Gold. Kita nyo naman kung gaano ka-gold siya. Ang ganda niya. Meron siyang tatlong leaves. Tapos may isa pa doon. Ayun, no? Patubo na siya. Ayan. Ganda niya. Magkano? Teka lang, ha? Kasi kahapon, guys, hindi nga pala tayo pwedeng
magsabi din ng mga prices ng kanilang mga ibang halaman kasi may mga reseller din silang kumukuha doon. So, medyo, pero hindi naman nagkakalayo yata yung mga presyuhan nila. So, ang bibigay ko lang sa inyo, yung mga nabili ko syempre, kung magkano pagkakabili ko sa kanila. So, ito, Selum Gold nga ito, ang bili ko, 850. Ayan. Ito naman, tawag nila, Imperial Sunshine. Sayang nga, hindi ko naipakita sa inyo yun. Talagang ang haba na doon sa greenhouse nila, ang haba ng mga nakahalerang ganito. Talagang nag-gold. Ang ganda-ganda, guys. Ayan, no? Magkano ang bili ko? 575. Yan. Ano na rin siya? Ito, oh. May pa-shoot na siya dito. Tapos, ilang leaves? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, may mga maliliit pa doon na dalawa. Tapos, ito. Yan, mayroon pang pastubo. Ang kaigihan lang sa kanila, hindi sila naglalabas ng halaman na hindi pa talaga established. Kahit, kasi may nagustuhan si Christy, tsaka ako na Black Cardinal. Kaso, hindi pa for release. Talagang, hindi talaga nila ilalabas. Kahit nakiusap si Christy na kung pwede makakuha na. Talagang ayaw pa nila. Talagang gusto nila pag inilabas na nila ng kanilang farm, stable na yung mga roots, tsaka maganda na yung halaman. So, ito, 575 Imperial Sunshine. Ito, lalaki na ng dahon nito. Tignan nyo, mahigit isang dangkal na. Apple Congo to. Yan, ganda. Makapal yung dahon niya. Yan. Tapos, yung ano niya, yung root niya. Ito, haba na, oh. Diba? At ilan dahon to? 1, 2, 3, 4. Tapos, may mga patubo na rin. Yan, magkano bili ko? Tignan ko. May listahan ako dito, eh. Apple Congo, 575. Siguro, mga 1 foot na yung taas niya. Ito, guys. Pink Princess, sorry. Green Princess. Green Princess tawag nila. Yung dahon niya parang hawig doon sa Apple Congo. Ayan. Pero mas tulis to. Kasi medyo sexy yung pagkaganito niya. Oh, ayun o. Samantalang yung Apple Congo. Teka, kunin natin ha. Ito o. Walang masyadong. Ayun. Basta tulis lang siyang ganyan. Ayan. Ito. Itong Green Princess. Tignan nyo. Ang ganda ng pagkakatulis niya. Ito. Ang cute, diba? Ayan. Magkano bili ko? Sandali. Sandali ha. Green Princess, 575. So, kalimitan sa mga philodendron nila, mga 575. Guys, ito, Rojo Congo, 575. Pero ang taas na niya. Ayan, mahigit 1 foot na to. Pa 2 feet na siguro. Ang ganda rin ang dahon niya. Ang kakapal, ang sisigla nila. Oh, tignan nyo. Sabi ko nga sa inyo, hindi sila nag-out ng halaman na hindi pa stable yung mga roots. Ang ganda niya. Ito, kita nyo naman, oh. Ayan, ganda-ganda. Tignan nyo yung pagka-red niya. Ayan. Hindi ko pa maalis sa plastic kasi hindi ko pa maaayos ngayon. Aalis kasi ako ngayon. Siningit ko lang yung pagpa-plant hole natin. Ito naman yung binili ni Kabil na bigonya. Ganda. Ano nga ba? Empioxus? Hindi ako sure sa pronunciation ko. A-M-P-H-I-O-X-U-S. Empioxus. Ayan. Ang ganda niya. Magkano ba to? 650. Mga 1 foot na rin yung taas niya. Alam niyo naman si Camille, mahilig sa mga bigonya at saka sa calathea. Ayan, bigonya, empioxus. Ito guys, calathea, fasciata. Natuwa si Camille kasi ang dahon niya, parang plastic. Makapal siya. Tapos, ang kinis, oh. Hindi ko mailabas sa plastic, eh Camille to, tulog pa siya. Magkano bili niya dito? 575 din. Pero ito, mga siguro 8 inches lang siguro taas nito. Wala pang 1 foot. Ayan. Guys, ito, Renaissance. Na free lang sa amin to. Sa tigisa kami ni Camille. Ang ganda guys, oh, tignan niyo. Oh. Lahat kami binigyan ng tigitigisang ganito. Ganda. So, ayan guys, ayan lahat yung nabili namin sa mismong farm ng agrikultura sa Lipa, Batangas. Guys, dun sa mga nagpapa-shoutout, pasensya po muna. Wala pa po ngayon kasi 2 months akong hindi nakapag-vlog.
So, 2 months na mga comments yung aking iba backread para makita yung mga request niyo for shoutouts. Pero don't worry po, isi-shoutout ko po kayo. So, ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat at sana makita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Ingat po tayong lahat. Bye!